isinilid sa isang police mobile si Rafael. Magtatakip silim na nang ilakad siya ng mga pulis patungo sa presinto. Pinuwesto siya sa bandang likod at napapagitnaan ng dalawang pulis. Sa likod naman niya, ang dalawa pang sasakyan. Pinakahuli ang pickup na lulan ni Chief Agustos. Abalang nag-uusap ang driver at kasama nito sa front seat habang tahimik lang si Rafael. May takip siyang itim na sako sa ulo. Pagkaliko sa isang kanto ang sasakyan, ay biglang siniko ni Rafael ang panganang pulis sa kanan niya. Tulog ito sa lakas ng impact. Inipit naman niya ang nasa kaliwa ng sandalan niya ito. Nakatunog ang pulis sa front seat at bumunot ng baril, pero sinalubong ang mukha nito ng tadyak mula kay Rafael. Huminto ang sasakyan bigla. Sinapak muli ni Rafael ang pulis na sinasandalan niya at tinamaan ito sa ilong. Napasigaw ito sa sakit. Ang driver naman ay kasunod niyang sinakal gamit ang posas niya. Umalag ito, pero wala ng oras si Rafael at tuluyan niyang dinurog ang lalamunan ng parak na ikinasawi nito. Hinugot ni Rafael ang baril ng isang pulis. 3 putok ang tumunog at napalabas sa sasakyan ang iba pang pulis sa kabilang kotse. Tingnan niyo, utos ni Chief Agustos. Kinuha nito ang service arm at lumabas ng pickup. Dahan-dahang lumapit ang 3 pulis sa mobile car sa unahan. Madilim na at hindi nila kita kung ano ang nangyayari sa loob. Biglang umatras ang kotse at napadive pagilid ang 3 pulis. Bumangga ito sa harapan ng 2 pulis mobile. Tumayo ang mga pulis at binuksan ang pinto ng naturang sasakyan. Pero mga bangkay lang ng mga kasama nila ang naroon. Nandito ako, mga unggoy! Nakatayo sa kalsada si Rafael sa unahan na ikinagulat ng mga pulis. 3 magkakasunod na putok ang pinakawalan ni Rafael. Bumulagta kaagad ang 3 parak gamit ang 1 baril na nakuha niya. Mabilis niyang naidispatsa ang mga kurap na pulis. Kumulog sa kalangitan at kasunod nito ang pagbuhos ng malakas na ulan. Nabasa ang katawan ni Rafael. Nakahubad siya at naka-fatigue pants lang na kulay itim habang nakayapak. Ang posas naman ay nakasabit sa kaliwang kamay niya. Naglakad siya palapit sa mga sasakyan. Ang lakas ng loob mong lumaban, Rafael. Isang pagkakamali mong pagbabayaran ng buhay mo! Sigaw ni Chief Agustos. Walang karapatang magsalita ang tupa sa leon, Chief Agustos. Ihanda mo na ang sarili mo dahil maghahaponan ka ngayong gabi ng mga tingga ko. Sambit ni Rafael. Sunod-sunod na putok mula sa mga pulis, pero wala silang tinamaan. Naglaho si Rafael. Bigla siyang lumapit sa gilid ng 1 parak. Buh! Ginulat niya ang pulis, sabay binaril sa leeg. Bumula ang bibig nito ng dugo. Hinablot ito ni Rafael at ginamit na human shield. Tinaddad ito ng mga baril ng kanyang mga kasamahan at sumagot naman ang putok si Rafael. 2 dito ang tinamaan sa dibdib at ulo. Naglaho muli si Rafael at nagtago sa likod ng mobile car ang 4 pang natitirang pulis. Sa puntong ito ay kinakabahan na ang mga pulis. Tila hindi tao ang kanilang nakakainkwentro. Masyado itong maliksi at masyadong asintado. Sinilip nila sa kaliwat kanang bahagi ng kotse, pero wala si Rafael. Dagdag pa sa hirap ng paghahanap ang malakas na ulan at madilim na paligid. Biglang lumiwanag ang gabi sa kulog at kidlat. At 1 anino ang napansin nila mula sa itaas. Tunog ng kidlat at kulog kasabay ng liwanag. Sa ibabaw ng sasakyan ay nakatayo si Rafael. Nakatutok ang baril niya sa 4 na pulis.
Walang nagawa ang mga ito kundi ang tanggapin ng mga balang tumagos sa bawat ulo nila. Tumalon pababa ng kotse si Rafael at tanging si Chief Augustus na lamang ang natitira. Bibigyan kita ng pagkakataong lumaban, Hepe. Pero kapag nakalapit na ako sa iyo, sisingilin ko na ang buhay mo. Wika ni Rafael. Inis na lumabas ng pinagtataguan si Chief Augustus. Nagpaputok ito pero lahat ng bala ay nasalag ng bala ni Rafael. Kumuha ng isang magazine si Rafael at nagreload habang dahan-dahang naglalakad palapit kay Chief Augustus. Huwag kang lumapit! Demonyo ka! Sabay pinaputokan si Rafael. Sa mga huling bala ni Chief Augustus ay hindi nito natamaan si Rafael. Halos di pa na lang ang layo ni Rafael pero nakapagtatakang hindi ito tinatamaan ni Chief Augustus. Walang ginawa si Rafael kundi ang maglakad palapit at nagreload ng kanyang baril. Nang makalapit na siya ay tinutok niya ang baril sa noo ni Chief Augustus. Sandali Rafael, sandali. Pakiusap, mag-usap muna tayo. Pag-usapan natin to. Itinaas ng Hepe ang mga kamay sa ere. Sa tindi ng takot mo, hindi mo na ako matamaan kahit malapitan. Ngayon, para ka ng ipis na nakikiusap sa tsinelas na hindi ka drugin. Ano pa bang kwenta ng mga sasabihin mo sa akin? Inubos mo na ang mga tsansa mo. Wika ni Rafael. Rafael, alam mo namang sumusunod lang ako kay Mayor Roselito. Siya talagang may pakanan ng lahat. Kung gusto mo, tutulungan pa kitang pigilan siya. Kayang-kaya natin yun. May mga assets ako. May mga tauhan pa ako sa presinto. Sambit ni Chief Augustus. Dalawang bagay ang gusto kong malaman mo, Chief Augustus. Narito ako hindi dahil napadaan lang ako. Narito ako para sa inyo. Tugon ni Rafael. Sa akin? Bakit? Ano bang ginawa ko sa iyo? Hindi nga kita kilala. Pautal-utal na sabi ni Chief Augustus. Hinugot ni Rafael ang isang larawan mula sa bulsa niya at pinakita kay Chief Augustus. Kilala mo ang taong to, hindi ba? Tanong ni Rafael. Ha? Huh? Biglang nanlaki ang mga mata ni Chief Augustus. Takot at kaba ang namumutawi sa kanyang bibig. Kilala mo to, di ba? Si Rex na pinatay nyo, pati na ang mga kasamahan ko. Wika ni Rafael. Wala akong alam dyan, Rafael. Maniwala ka. Sambit ng Hepe. Magsisinungaling ka pa sa sitwasyong to. Umamin ka. Sigaw ni Rafael. Oo na. Malaking halaga ang nakapatong sa ulo niya. 10 ng kanyang mga tauhan. Pero hindi kami ni Mayor ang nagtrabaho niyan. Si Don Lito. Si Don Lito ang may pakana. Sila ang gumawa ng kilos. Pagbubunyag ni Chief Augustus. Kilala mo si Don Lito? Tanong ni Rafael na nabigla. Oo, kumpadre siya ni Mayor. Pakiusap, huwag mo akong papatayin, Rafael. Nagmakaawa si Hepe. Tinuring ko siya bilang nakakatandang kapatid. Napakabuti niyang tao. Pumapatay siya ng mga halangang kaluluwa at mga salot sa lipunan. Sila ang nagbibigay noon ng hustisya sa mga bayan na hindi mabigyang pansin ng mga otoridad na kagaya mo. Galit na sambit ni Rafael. Kung gayon, nandito ka lang para ipagiganti ang pagkamatay niya? Tanong ni Chief Augustus. Tama ka. Nandito lang ako para bigyang katarungan ng kanyang pagkamatay. Pero hindi lang yun.
Babayaran ko yon sa pangako ko sa kanya na hindi ko dapat pabayaan ang mga taong nangangailangan ng hustisya. Nang dahil sa inyong mga sakim sa kapangyarihan, naubos ang mga kasamahan ko, kaya kayo ang sisingilin ko. Pero huwag ka mag-alala. Matapos kitang ipadala kay Satanas, isusunod ko na sina Mayor Joselito at Don Lito para hindi ka malungkot sa impyerno. Saad ni Rafael. Huwag, Rafael. Maawa ka sa akin. Pakiusap. Marami pa akong mga anak. Maawa ka. Nag-iisa lang ako sa buhay. Wala na akong asawa. Kaya ako na lang ang inaasahan ng mga anak ko. Pagmamakaawa pa ni Chief Augustus. Hindi na sana hantong sa ganito kung hindi ka bingi sa mga sigaw ng mga biktima ni Mayor Joselito. Binaril ni Rafael ang dalawang tenga ni Chief Augustus. Sandali! Napahawak ito sa magkabilang tenga. Hindi sana hahantong sa ganito kung matibay ang mga tuhod mong labanan ng korupsyon ng bayang to. Sinunod naman ni Rafael ang magkabilang tuhod ni Chief Augustus at napasigaw ito nang mapaluhod sa kalsada. Natumba ito at tumihaya. Hindi nito gaano makita si Rafael dahil sa lakas ng ulan na tumutulo sa kanyang mga mata. At maaayos sana ang bayang ito kung hindi ka bulag sa katotohanan at pipi sa pagsiwalat ng ebidensya laban kay Mayor Joselito. Dalawang bala ang tumagos sa mga mata ni Chief Augustus at isang bala naman sa bibig nito. Binawian ka agad ng buhay ang hepe. Mas lalo pang lumakas ang buhos ng ulan. Sa loob naman ng mansyon ay tahimik ang kapaligiran. Tanging ang lagaslas ng malakas na ulan at mga kulog lamang ang ingay na naghahari sa paligid. Samantala, sa isang sulok ng pader na nakapaligid sa mansyon ay isang tauhan ang ginilitan ng leeg at hinihila ang katawan nito sa kadiliman. Ang taong pumatay ay si Rafael. Wala pa rin siyang suot na damit at nakafatig pants lang na kulay itim. Wala rin siyang sapatos kaya hinubad niya ang suot ng pinatay niya at sinukat ito. Hindi ito kasya kaya hinayaan niya na lang. Tanging dalang baril niya at ang dalawang kalibre 45 na naagaw niya sa pulis at isang combat knife. Dahil wala ng bala, itinapunan niya ang baril. Kinapkap niya ang kasuotan ng napatay niyang gwardya. Nakakuha siya ng dalawang granada at ang M16 na sandata nito. May tatlong ekstrang magazine pa ito sa suot na sinturon. Isinuot ni Rafael ang sinturon at bumakat ito sa kanyang bewang. Sinabit ang rifle sa katawan niya at maingat na kumilos. Pinunit niya ang damit ng napatay niya at pinaghati-hati niya ng pahaba sa kanya itinali bawat isa upang maging lubid. Maraming bantay ang buong paligid ng mansyon at pakalat-kalat ang mga ito sa paligid. Maingat na nagtago sa kadiliman si Rafael. Dahil maulan, dumaan siya sa isang garden at dumakot ng putik saka ipinahid sa kanyang balat at muka. Malapit siya sa swimming pool ng mansyon at may isang gwardya ang nakahiga sa loob ng cottage. May radyo pa ito sa lamesa na tumutugtog ng mga makalumang kanta ng dekada 70. Dahan-dahang nilapitan ni Rafael ang nagpapahingang lalaki at inilabas ang kanyang combat knife. Mabilis niyang tinakpan ang bibig ng lalaki. Isang mabilis na saksak sa leeg at sabay ginilitan ang lalaki. Nangisay ito at hindi na nakapagsalita hanggang sa mamatay. Nahulog ang baril nito pero sinalo ito ni Rafael kaya hindi nakagawa ng ingay. May isa pang lalaki ang paparating. Kaya kaagad na hinila ni Rafael ang lalaki at itinago sa likod ng garden. At doon pinaslang.
Inagaw niya ang sapatos ng lalaki at kasya naman sa mga paa niya. Dalawa na ang rifle niya kaya kinuha niya na lang ang mga magazines nito at mabilis niyang dinisassemble ang pangalawang rifle saka hinagis ang isang pin palabas sa pader ng mansyon para di magamit. Dumating ang isang lalaki sa cottage at nag-flashlight. Wala sa lugar ang kasamahan nito kaya napakamot ito ng ulo. Inapre, huwag mong iiwan ang pwesto mo. Malalagot ka na naman kay mayor niyan eh. Wika ng lalaki at pinailawan ng paligid kasama ang garden. Napansin nito ang ilang patak ng likidong kulay pula sa sahig. Hindi nito mawari kung ano ito. Pero nangangamba itong baka dugo yun. Mabilis na pinaikot ng lalaki sa paligid ang flashlight. Kinuha ng lalaki ang walkie-talkie nito upang i-report ang kanyang nakita. Operator, this is Alpha 1. Over! Sambit ng lalaki sa radyo. Nang biglang, pumulupot ang tela ng damit na ginawang lubid ni Rafael mula sa kisame ng cottage at mabilis itong sumikip. Mula sa itaas ay bumaba ng dahan-dahan si Rafael at animoy bandera ng watawat ang lalaki na umakyat rin ng dahan-dahan. Pumapalagpa ang lalaki pero dahil sa bigat ng katawan ay nasakal rin ito at nawalan ng malay. Inilatag ito ni Rafael ng dahan-dahan sa sahig. This is operator. Anong problema, Alpha 1? Pinulot ni Rafael ang walkie-talkie. Operator, walang problema. Gusto ko lang i-check kung nasan si Mayor. May re-report lang ako. Over. Nasa kanyang kwarto. Pinuntahan niya kanina ang biyag na doktora sa basement. Pumunta ka na lang sa silid niya. Over. Loud and clear. Over. Gumapang si Rafael papunta sa garahe at tinali niya ang granada. Saka ipinasok ito sa ilalim ng kotse ni Mayor. Nagtago siya sandali nang may lumabas na guard mula sa loob ng mansyon at naghagis ng yosi. Kumilos si Rafael nang pumasok muli ang guard. Sa loob naman ng basement, nasa isang abandonadong silid ipinasok si Rosalie. Hindi ito kaagad nabigyan ng pansin ni Rafael nang mahuli ito, pero dahil kasama na sa plano niya ang magpahuli, namapping kaagad ni Rafael ang buong lugar at kinabisado ang mga pasukan at labasan ng mansyon. Samantala, pinasok naman ni Sarah ang silid ni Rosalie matapos bisitahin nito ng kanyang ama. Nakahiga ang doktora, pero nang biglang bumukas ang pinto ay alisto itong umupo kaagad. Nakita niya ang anak ni Mayor Joselito. Anong kailangan mo? Tanong ni Rosalie. Totoo ngang may bihag si Daddy rito. Siguro boyfriend ka ni Rafael. Wika ni Sarah. Anong boyfriend? Nagtaka ang doktora. Hehe, patawa ka rin ano? Nagmamaang maangan ka pa? Sambit ni Sarah. Ano bang kailangan mo sa akin? Tanong ng doktora. Sa akin lang si Rafael. Ani Sarah. Napatango si Rosalie. Eh di sayo na. Pareho nga kayo ng ama mo. Saad ng doktora. Hindi ako katulad ni Daddy. Pero kung sa tingin mo, makakagawa ka ng pagkilos, pues, nagkakamali ka. Sisiguraduhin kong matatadtad ka ng saksak nitong sandata ko. Nilabas ni Sarah ang isang kitchen knife sa harap ng babae. Lingid sa kaalaman ni Sarah. Nakapasok na si Rafael at nasa likod na ng dalaga. Biglang tinakpan ng binata ang bibig ni Sarah at hinila ang katawan palapit sa kanya. Saka siya bumulong. Hindi makapalag si Sarah sa lakas ni Rafael. Anong balak mo kay doktora? Papatayin mo ba siya? Tanong ni Rafael. Napangiti si Rosalie at tumayo.
Lumapit kay Sara at kinuha niya ang kutsilyo. Mabilis niyang hiniwa ang kamay ng dalaga hanggang sa maputol.